Nagva-viral at pinag-uusapan nga ngayon sa social media ang isang mensahe about kila Mateo Gudicelli, Sara Jeronimo at ang inang si Mommy Divine. Mula sa Facebook page ni Pinoy Showbiz Latest, Mommy ni Sara Jeronimo na si Mommy Divine, pinahirapan di umano si Mateo Gudicelli para kay Sara. At Sara, nagbigay pa rin di umano ng pera sa kanyang pamilya. Totoo daw ba ito? Marami ang nagtatanong ngayon kung totoo ang kumakalat na comment di umano ng isang Lian Bansana na nagpakilalang dating staff ng mga Jeronimo. Doon ay ikinuwento nito kung paano di umano kinontrol ni Mommy Divine si Sara, partikular sa personal life nito, karir at buhay pag-ibig. Narito ang kanyang buong naging message na isinulat mula sa Daily News PH. The full statement of Lian Bansana. I used to work for Sara. Her mother is controlling. Ultimo suot and hairdo ng anak. Dapat approve or siya ang may last say. She was 31 when they got married. Gusto niyang maging matandang dalaga ang anak niya. She is full of herself. Lahat sa family nila tanggap na si Mateo except for her and of course sunod-sunuran lang din ang tatay ni Sara. Sara gave everything to them. Imagine sending your ate to the US for culinary school and your brother to Japan for college. Then si Sara hindi man lang napagbigyang mag-aral ng gusto nito sa college. The truth is, nung nag-Australia concert si Sara back in 2012 or 2013, si Mommy Divine mismo nag-give ng pahintulot kay Mateo to court Sara pero gusto niya sa bahay nila which Mateo abide. She gave their address mismo kay Mateo despite him controlling from the farthest south or Alabang. Sinasadya niya ang Quezon City, Mindanao Avenue to court Sara. Tiniis lahat ng pambabastos nila kay Mateo. Because he really loves Sara. Baka na-hit ang ego ng nanay niya na may lalaki pala talaga na seryoso to pursue her daughter. Wala nang natirang lalaki na gusto niya for Sara. Si John Lloyd ayaw niya. Si River mas ayaw niya, mukha raw aparisyon. Si Gerald ginawan niya ng issue. Remember when Sara cried on live TV sa show niyang Sara G Live? And to tell you even now, Sara is still sending them money, di ba? Kung ayaw nila kay Sara, bakit sa pera tinatanggap pa rin nila? Mas tanggap ang pera kesa kay Sara. Marami pa akong pwedeng sabihin about them, how they controlled Sara's life. Ultimo food niya, controlled and kung kailan siya pwedeng magutom. Mama niya may desisyon. So stop blaming Sara. Mateo's family love Sara so much. Hindi ko maintindihan anong pride meron si Mommy Divine. Anak niyo po ang nag-ahon sa inyo sa kahirapan, Mommy. And di ba ang ayaw mo lang naman dati is baka kunin ni Mateo lahat ng pera ni Sara? O, Mommy, may kinuha bang pera si Sara or Mateo sa inyo? Yan ang naging pahayag ni Lian Bansana. Ilang netizen naman ang nagsabi na kinontrol nga ba ni Mommy Divine si Sara o nais lang ni Mommy Divine na maayos ang anak nito. Well, ano po ang masasabi niyo?